panahon na para maglinis dito sa incubation area. Kasi mag-uumpisa na naman magtanim. Kailangan ko naman na naman mag-prepare ng mga PDA. Liquid culture. Ito yung liquid culture ko. Na isang magandang ginawa ko. Buhay na buhay pa siya. Tapos may bagong dalawa. Ayan. So ngayon ito, tatanggalin lahat. Tapos disinfect. Tapos tanggalin yung mga dapat tanggalin. Yung mga, ito kasi yung sobra ko na ginamit ko. Medyo mayroon ng mga matured. So tatanggalin ko na lahat yun. Tapos bago. Ang mga ilalagay na dito. Ayan. Ito yung itatanim na sa March 10. Tapos yun. Ayan. Ito yung bagong tanim. Dito ako nagtatanim. O kaya inoculation ang tawag. Ayan. Bago. Nasa 4 days na ito.
incubation area ng aking sperm. So, ayun na. Yung aking liquid culture, tapos yung mga gamit ko ng pang-liquid culture ito. Kung sa papansin nyo ngayon, yan kasing cabinet na to ay, ang nakalagay dito ay PDA. Pero dahil sa matured na lahat ng aking PDA, ay baguhin ko, maggagawa na ako ng bago ulit. Ang importante, meron akong stock ng spawn at saka F0. Sa akin wala nang problema. Tapos basta mayroon akong liquid culture, kasi ang liquid culture ko sa parang ito 50cc. Meron akong 10cc. Ang 10cc ko, pag naglagay ako sa nag-inoculate ako, ay kaya ng limang bottle itong 10cc. So, marami nang magagawa nun. So, kahit wala akong PDA sa ngayon, ay hindi ako mabibitin sa mga gagawin kong spoon. Ayan. Ganyan lang. So, ang ginawa ko ay ito. Ang HEPA filter. Nung nag-disinfect kami lahat dito, pagkatapos nun, sinindi ko lang yung HEPA filter ng 6 hours para malinis yung hangin dito sa loob. Then, saka namin pinasok lahat ito. Yan, ganyan lang. So, ngayon, medyo mainit na yung panahon. Kaya, mas mabilis mag-matured ang amag pag ganito yung panahon. So, wala akong chiller. Kaya, tsaka sa dami ng kailangan kong spoon at ginagawa, ay napakaraming chiller ang kailangan ko para ma-chill sana to. Pero, total, magbabagi na sila by next week. So, lahat ito ay magagamit na. So, yan lang.